Meron daw po lang ng lima na lima butas. Paano masabi? Sa mga ka-apport natin dyang naghahanap ng mura, matibay, hindi madaling mabutas, na klase ng bola, eto na yon. Ang Decathlon Tarmac R500, size 7, graffiti puncture proof, and great grip. Yan. So mga ka-apport, eto na yon. Nag-try lang kaming bumili ni Kuya nito kasi marami nagsasabi na sobrang tibay daw nito. And at the same time, yung court kasi namin dito sa aming lugar ay ano siya, yung cemento lang na outdoor talaga. So hindi kami pwedeng gumamit ng mga indoor ball. Kaya nag-decide kami na bumili ng pang outdoor na matibay, yun, mura, at hindi madaling mabutas. Pero syempre, lahat naman ng bagay is may hangganan. So yan, pag-ingatan na lang natin yung ating bola. Sa mga ka-apport natin dyan, mahilig maglaro ng basketball. Ito na ang bolang para sa atin. So, hindi naman siya totally ganun ka-branded. Pero ako nagsasabi sa inyo na matibay talaga siya. Yan. So, tara. Simulan na natin. Hey, so what's up sa inyo mga ka-apport? For today's vlog, mag-unbox tayo ng bola na hindi raw madaling mabutas. Totoo ba yun? Well, titignan natin kung ano yung review about dito sa bola na to. So stay tuned lang kayo guys at meron tayong special shoutout. Okay, so special shoutout muna tayo. Isang mabilis lang, mga ka-apport. Shoutout kay Cristiano Bahista TV. Salamat sa'yo, bro. Kay Jisoo, na isang vlogger din. Kay Kuya Dash Music Studio. Yan, lalagay ko yung link nila sa baba. Pinsan ko yan. Kay Melchi sa Busap. Kay Dran Rev Bibar, na dati kong katrabaho. Bro, kamusta ka na? Kay Jobert Intel. Kalakera 101, yan, mga sumusubaybay sa ating channel. At kay Kim Dominic Narcila at kay Jerome Pelola. So, yan yung dati kong ka-churchmate sa Cavite City. Guys, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe na rin mga ka-apot. So, yan, babalatan ko na yung ano, yung box na to. Kasi naka-tape siya eh. Tadam! Wow! Nakapay resibo. Legit store talaga. Ano kayang branch to? So, hindi. Hindi natin alam ito saan. Tapang mga natin. Ito na yung bola. May hangin na pala siya. Medyo weird ang itsura niya. Pero so weird. Matibay naman yun yata ito. Okay. So, yun na. I-reveal na natin yung tsura ng bola na to. Wow! Ang ganda! So, ito siya guys. Yan. Ang ganda kulay black. Medyo dakot ko siya. Malaki kasi yung ano ko eh, yung daliri ko. Tingnan natin yung tunog. Yun oh. Ganda oh. Yan. So ako dati, mahilig talaga ako maglaro ng basketball. Kaya lang, nung naging busy na ako sa trabaho, tsaka sa mga negosyo ko, nawalan tayo ng time. So ngayon, babalik ko yung pag-exercise ko dito sa basketball kasi ang alam ko, pwede na maglaro. Nananabahan na kasi ako eh. So yan. Ang ganda niya guys. Ako nagsasabi sa inyo, para na siyang ano, yung mga Spalding na bola. Papakita ko sa inyo yung specs ng bola na to. Yan. After nitong video na to. Base dito sa Decathlon, ito ay made in Vietnam. Pero ang technology nito is galing ng ano, Russia. Paano masabi? Tinatanong ko nga eh.
Para sa kanyang specs, ang bola na ito ay nagsasize ng size 7. Meron din siyang technology na kung sakaling mabutas ay agad-agad itong maghihilo o magkakaroon ng hangin. Ito ang tinatawag na Magic Jam Technology. So thanks Magic Jam Technology, dahil hindi na kami mag-worry para bumili ng panibagong bola kung sakaling ito ay mabutas ng mga matutulis na bagay. Ayun, mga ka-apport, wala talaga akong masabi nang nabili ko tong bolang to. Kasi nung dineliver siya dito, meron na siyang konting hangin. Ayan ko, kung gagamitin nyo na siya ng agad-agad, eh makakalaro na kayo. Pero syempre, maganda nun, eh lagay nyo pa rin siya ng konting hangin. At tsaka, kaya ako nagustuhan tong bolang to, bukod sa mura na, matibay. Hindi siya madaling mabutas, guys. So, base doon sa napanood nyo na video na pinakita ko, tinusok siya ng mama ng, ewan ko kung anong tawag doon, basta matulis na bagay. And then, nung binunot niya, kinalub-kalub niya lang, bumalik. Kasi meron siyang Magic Jam Gel Technology. So, yun. Hindi natin alam kung ano yung liquid na yun. Pero, base doon sa video, hindi siya nabutas agad-agad, so bumalik yung pressure ng air ng isang bola. So syempre hindi natin gagawin dahil hindi naman natin to kay kuya to. Kaya soon siguro makikita ko to kung sakaling malagyan naman to ng pako or matulis na bagay. Kasi dito sa amin medyo may mga kalat-kalat minsan na ganun. Ilang beses na kasi ako nabutasan ng bola, ilang beses kami nabutasan, kaya mas ano sa akin to, mas pabor sa akin to. Although yung appearance niya is medyo weird kasi yung kulay niya is black. Para siyang pang soccer nga yung kulay or kakaibang bola siya. Pero ako na nagsasabi sa inyo na sobrang ganda talaga na itong bola na to. So, hindi natin siya matetesting ngayon kasi nakasarado pa yung court. Kaya soon ipapakita ko rin to na kung paano ko siya gamitin. Pero ako, guys, nagsasabi sa inyo, napakasulit itong ball na to. Bumili na kayo kasi nasa 660 pesos lang ata to, itong ball na to. Ayan. Hindi ako nagkakamali, nasa 600. I-check nyo na lang ulit yung price kasi nagbabago-bago naman eh. Alam po, bumababa yan lalo pag nakasale. Ayan, so kuha na kayo nito, guys, kung kayo mahilig mag-basketball talaga. Well, kung prefer nyo yung brown, meron din namang available si Tarmac na indoor and outdoor na ibang kulay. Pero hindi ko sure kung meron siyang Magic Gel na technology. Kuha na kayo! Kasi, mga ka-apport, napakasulit talaga na ito. O, nagsasabi sa inyo. Ilalagay natin yung link sa baba ng Lazada and Shopee. And pwede rin kayong bumisit sa Decathlon outlet or store. Baka naman, Decathlon. Pwede nyo silang puntahan doon. Ang alam ko kasi, naka-sale sila ngayon. Nabili ko lang ito mga 600 plus. So, imagine, sa halagang 600, meron na kayong quality na bola. Samantalang noon, yung mga 600, mga fake, madaling mabutas yun. Pero ito, guys, sulit talaga siya. So, inaanyahan ko kayo na ano, bumili kayo na ito kung talagang may extra money naman kayo at gagamitin nyo sa outdoor na activities or basketball. Sulit to, guys. Kaya maraming salamat sa inyong panonood, mga ka-apport. So, shinare ko lang to, medyo iba tong content na to. Hindi to about sa music, hindi to about sa instrument. Kasi mahilig din naman ako mag-basketball. So, kaya na-share ko sa inyo tong binili namin bola. So, maraming salamat ulit sa inyo, mga ka-apport. And comment down below na lang kayo kung meron kayong gustong ipa-review sa atin or ipagawa sa atin. And don't forget to like, share, and subscribe, and pindutin nyo na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa aking videos. So, salamat sa inyo, mga ka-apport. Bye!